Good morning at magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw sa lahat ng mga magsasaka. Maraming maraming salamat sa Panginoon na ngayong araw na po ito ay binigyan na po tayo ng magandang araw. Alam niyo kasi dito, almost mga limang araw ang laging umuulan. Kawawa yung nakapagtunla na kasamahan po natin, lalo-lalo sa yung kasagsagan ng lakas ng ulan. Buti na lang po sa atin ay nakauna po tayo. So ngayon, i-update ko lang po kayo sa ating ipinunla na arto. Yung aruan at saka yung aruan at saka yung babae ay okay na. Yung arto lang po natin ay talagang matagal na kapagtindig dahil sa apat na araw na laging umuulan. So salamat ngayon. Luwabas na po si Haring Araw. Sana hindi na ulan para yung punla po natin ay maganda ang takbo. No, mga ka-farmers? So tara, sabayan niyo po kami sa aking pag-update sa apat na araw na umuulan at sa ating ipinunla po. Tayo na, mga ka-farmers. So, ito na po yung punla po natin sa sandaling araw na sa ating paghihinga ng pagtatanim po ng ating watin biron. So ngayon po makikita niyo na po ay nakapagpula na po tayo. Malapit na po itong itatanim. Ngayong darating na po na 26 ng January itatanim po ito. Ayan, yung ating pula naman po na babae ay ito na. At saka yung ating ipinula po ngayon na huli, yung lalaki. Kung makikita niyo po ay hindi na po natin. Ayan, oh. Yung iba po ay hindi pa po nakatindig na sana. Pero sa kasagsagan po ng ulan, yung iba po ay natumba. Ayan. Kung tinan po natin ay parang mas may kanipisan. Dahil po yung iba po natin na ipinunla po ay may namamatay. Naranta. Ayan. Ang daming natumba pa. Sana titindig pa ito para hindi tayo masyadong makulangan ng punla. Ayan. Yung iba po dito na po sa kanyang kanal. Yung iba talagang naranta na. Talagang hindi na po ito. Pero yung mga maliliit pa. Ganyan. Ito. Yan. Talagang nabuhay pa yan. Ito talagang mahirap kapag tayo po ay magpupunta na maabutan po lang. Ulan. Iwan ko sa mga kasamaan nating mga magsasaka. Yung nakapagpunla po ka, nakapagpunla po ng kasagsagan ng ulan. Lumabas yung maraming golden coal dahil sa karo. Ito, kailangan ispehan po natin ng pamatay coal para pagdating po ng ating pag abo, no? Hindi ko sila kakain. Buti na lang yung ating kaan ipinundaan ko na babae ay nakapag-una po. Grabe. Kalakasan ng ulan. Yung babuoy, wala na. Talagang nabunot sa kanilang titindigan. Tumba. Sana po ay hindi na po ito uulan. Ayan o. Yung iba pa na po ay transfer na. Mabuti natin yung ating
babae ay nakapag abulo na po tayo. Puntahan din natin yung ating buwan. Ayan. Sabay po sa ating pag pupunla yung arwan at saka yung babae. Ayan. Dito po yung ating arwan. Sa mga nagtatanong po sa mga kasama kong magsasaka, ito po ay sa una-una po sa aming pag-umpisa po sa pupunla ay naglagay po kami ng dalawang sakong triple pulted or basal bago kami nagpunla po dito sa 1,000 square meter na aming mga punlaan. Tapos ngayong nakapag sa una po namin paglalagay ng abono sa napunla na po almost mga 7 days, naglagay po kami lang 10 kilo na urea, 10 triple 14 ang bawat hektarya. Ayan, sa lahat po rin nagtatanong, ito kasabay po namin yung sa amin po ay hybrid, tapos yung dito naman po sa kabila ay yung inbred. So may posibilidad na po na rin na maglalagay naman po kami ng tapal dahil sabay kayo magtanim dito. Itong mahirap sa hybrid na babae lalaki kung makatabi po tayo ng inbred, lalong lalo na po kung sabay silang mamulaklak o sabay silang magbubuntis. Dahil alam niyo naman na hindi kailangan hindi kayo maglagay ng barrier o trapal dahil yung mau ng babae ng inbred punta sa ating itinanim po na hybrid, so may posibilidad na malagyan o mabridingan ang ating hybrid. Ito, malakas pang tubig sa ating kanal. Ayan. Yung pinapil po natin ay talagang inalod ng tubig. Yung nauna po natin na pilapil. Yan. At saka tingnan po natin yung tatlong araw po na pinulo ng ating kasamahang magsasaka. Ayan. Ito. Ayan po. So, buti na lang malaki ang kanyang pilapil. Kung hindi pa, siguro talagang yung iba po ay natakpan ng lupa. Ayan o. Nagaya rin sa atin. Ayan. Tingnan lang yung kanyang pilapil o. Nabiak. Dahil po sa kalakasan ng tubig. Tingnan po natin yung ginawa nilang pang abog para hindi makalapit yung daga. Ayan o. Ayan. Yung bunot ng kuan, bunot ng coconut ulubi. Nilagyan po nila ng balahibo ng kuano, balahibo ng manok.
para hindi makalapit yung daga. Ayan. Baka gusto nyo mga kasalan kong magsasaka, tingnan nyo mabuti para meron rin po kayong magamit kung sakaling mayroon pong aatake na daga sa inyo. Yan, para siyang ibon na lumilipad. So kung makikita nyo ay malapit po sana, sana tayong matapos sa pag-ahampin. Pero talagang hindi natin maiwasan na kapag bumigay po yung kalikasan po natin, talagang buhos na talaga yung ulan. So buti na lang hindi nasira yung mga punla po natin. So ayan, kulimlim lang po ang panahon. Oh, kung makikita nyo po ay talagang parang mayroon pang darating siguro na ulan. Ayan, talagang busy busy yung mga kasama natin mga magsasaka, nagtraktor. Dahil makapagdating na naman ng ulan mamaya, hindi naman po sila makapagtrabaho. So buti na lang po ito sa atin ay tapos na sana ang ating pamimilapil. Pero sabi ko kanina, pag bumigay ang kalikasan po ay talagang hindi natin maiwasan. Biyak-biyak talaga lahat ang mga pilapil po natin sa kalakasan ng tubig. So muli naman tayong magbabalik sa pagpipilapil.